Halos mabura ang ilang komunidad sa Japan nang tamaan ng napakalakas na lindol at tsunami noong 2011. Pero sa isang bayan, kaisa-isang bahay lang ang naiwang nakatayo at gawa ito ng mga astig na Pinoy. Nang tamaan ng tsunami ang Iwaki sa Fukushima noong 2011, ang bahay na ito lang ang naiwan. Naging malaking balita ito sa buong Japan. Naiyak pa sa tuwa ang may-ari ng bahay dahil naisalba ang kanilang mga personal na gamit tulad ng mga family album. Ang hindi alam ng marami, ang iba't ibang bahagi ng bahay ay gawa pala sa Pilipinas. Dito sa Cavite Economic Zone, binubuo ng 5 kumpanyang Hapon ang mga parte ng bahay, mula sa cabinet, kusina hanggang paliguan. Araw-araw, mula 20 hanggang 23 mga bahay ang ine-export mula dito sa Cavite patungong Japan. Sa Japan na lang binubuo at itinatayo ang bahay na ang bubong ay gawa pa sa solar panel. Umaabot sa 10 milyong piso ang halaga ng bahay. Higit 20,000 ang empleyado ng kumpanya at umaabot sa 3 bilyong piso sa isang taon ang kanilang pasweldo. Sa buwan lamang ng Pebrero 2013, umabot sa $85 million ang kanilang export. Ayon sa presidente ng kumpanya, dito lamang sa Pilipinas nakatayo ang ganitong uri ng pabrika. What are the factors here in the Philippines that led to the success of your company? There are 4 factors. First, PESA. Second, location. Third, manpower. Fourth, language. The Filipino workers are really the attraction. They remain to be our competitive edge. Malaki naman ang pakinabang ng komunidad sa kumpanya. For every one worker, times 7. Kasi mayroong mga indirect employment na na-generate dyan sa community. Bukod sa trabaho, ipinamimigay din ng kumpanya mga scrap wood sa maliliit na magtitinapa sa Rosario, Cavite. Nagdo-donate rin sila sa mga paaralan.